Yun, what's up guys? Good morning sa inyo. So ngayon ipapakita natin yung talagang proper and detailed na pagbe-breed. At saka yung ano niya, para maging pupa siya and para mag-evolve siya into beetle. Ipapakita natin yung step by step. So start tayo ng sa superworm lang. So pwede kayong bumili ng mga superworm or mealworm sa mga pet shop. Then sundan nyo lang yung mga procedure na gagawin natin. At itong ano ko, hindi lang siya basta procedure ng ano, step by step na procedure ng pagbe-breed o pagpaparami ng superworm. Ito ay comparison din ng ano, ng yung container o yung pinaglalagyan nila. Kasi usually sa mga napapanood ko, nilalagyan nila sa mga plastic cups at sa mga ibang container o sa mga cups, sa mga paper cups, ganyan. So yung sa atin, nagtry ako ng plastic cups and paper cups, tapos meron din tayong mga pitak na pinaglagyan, tulad nung pitak ng mga pinaglalagyan natin ng mga ano, ng mga gagamba natin. So ayan, panoorin nyo. So ayan guys, ito na yung mga ano natin, ang mga superworm natin na kinuha din sa ating enclosure. Pero hindi pa lahat ito, ha, madami pang natitira doon. So hahanapan ko pa din ng ibang container yung ano, pwede natin paglagyan yung mga ibang superworm natin. So ipapakita lang natin muna dito is kung ilang piraso lang muna. So ipapakita lang natin ang paglalagyan natin ito. Kung di ako nagkakamali, 2 ounce na ano to na lalagyanan. Yan, para lalagyanan siya ng mga sauce or something ng salad na ano. So ganito lang siya kaliit, or pwedeng mas maliit pa dito. So sa bahay kasi actually hindi ako bumili. Ito lang yung mga nasa bahay. So mamaya ipapakita ko rin sa inyo iba pang gagamitin ko. So binutasan natin to, guys, binutasan natin yan para kahit paano meron siyang hingahan. So lipat na natin isa-isa. Guys, 10 pieces tong ating plastic container. So ito, mag-experiment tayo. So ito yung mga, ito ginagamit ko to usually talaga sa gagamba to, yung mga pitak natin. So malalaki naman yung mga division nya, kaya feeling ko pwede naman. So sa mga nagagagamba dyan, bibigyan ko lang din kayo ng idea at titingnan din natin. So experiment pa natin, titingnan natin kung ito ba effective na din na pwede maging container ng ating superworm. So ilagay ko na yung mga ano dito, yung mga superworm. So ayun mga kabors, guys, eto na, nailagay na natin lahat sa mga container. So ayan, pakita natin. Ito yung mga container natin, nailagay na natin. So 53 pieces lahat ito. So baka dagdagan ko pa pero hindi na natin isasama dito, titingnan natin. Ngayon titingnan ko din kung maging effective ba yung dito sila nakalagay sa mga pitak or sa lalagyanan ng mga gagamba. So usually kasi nakikita natin sa mga ganito sila nilalagay na container. Pero dahil sa mga yung iba nagagagamba, matry din natin kung mapapakinabangan natin yung mga ating mga pitak para sa mga breeding ng ano, ng ating superworm. So ayun, abigyan ko kayo ng update after 1 week. And syempre mga 2 weeks natin tong iiwanan dito ng ganyan lang, wala silang pagkain or anything na ilalagay sa loob. So yun lang, sila lang sa loob as is yan, wala nang kahit ano. 2 weeks, antay tayo. So yun guys, 1 week later. So yun mga kabols, ano tayo, update lang tayo. So 1 week ago yan, nung una tayong nag ano video. So ito na, isang linggo na nakalipas. Yan, kung nakikita nyo, iba naging pupa na,
malapit na sila maging adult. Ayan. Ito yung mga nakalagay dun sa ating pitak. So, ipapakita ko rin yung mga nakalagay sa plastic cups. Tsaka dun sa ano. Meron din ako kasi yun ano dun. Para makita rin natin yung comparison kung saan sila mas mabilis mag-evolve. So, ayan. Meron pang mga nakahibernate na. Meron pang gumagalaw. Meron ng pupa. So, 1 week na yan. So, mga kabulsa, ito yung nasa mga plastic cups natin. Ayan. Tsaka sa paper cups. So, yung paper cups natin, walang takip yan. Yung mga plastic cups natin, ayan, may mga takip. So, based on my observation, parang mas mabilis nag-evolve yung mga nasa, ano, mga nasa pitak natin. So, sa napapansin ko lang, the more na mas kulob sila or the more na mas maliit yung container nila, eh, mas mabilis silang, ano, mas mabilis silang maging adult. Mabilis silang maging pupa. So, ayan, o. Dito sa batch na to, ito pa lang isang naging pupa. 1 week na po yung nakakalipas, pero naka-hibernate na yung iba. Pwede na maging pupa, pero yung mga nasa pitak natin, kung may kukumpere nyo, mas marami yung naka-pupa na. So, yun. Antay ulit tayo ng 1 week, mga kabuls, para makita natin kung ano yung resulta. Thank you. 2 weeks later. So, yun, guys. Update muna tayo. It's been 2 weeks and 2 days. Meron ng ano. Yan, meron ng isang naging adult na ito, pero marami ng pupa dito. Sa dalawa, tatlo na lang yung hindi pa nagiging pupa, pero nag-hibernate yung dalawa, yung isa medyo gumagalaw pa. Ito, pupa na lahat. Yan. Makikita nyo. Puro pupa na yan. So, yung pinaglalagyan natin is yung pitak ng ating G. Nako, sayang eto. Hindi ko na-check kaagad. Buhay pa. Ah, buhay. Ayan. Ngayong adult na siya. Ang ganda ng kulay. Para siyang kulay gold. Ayan. So, ito ang isa. Magiging ganun na rin. Konti na lang. Ayan. Ayan o. Kulay white na yung ano niya. So, ganun din. Pupa na din lahat. 2 weeks and ano yan ah. Guys, 2 weeks and 2 days yan. So, ito. Pupa na din lahat. Isa na lang yung hindi. Ito sa dulong dulo. Isa na lang. So, meron talagang tumatagal. Merong hindi. Merong mabilis lang. So, siguro dahil yun din siguro sa edad din nila nung sila ay ano pa hiluan pa lang. So bubuksan ko to. So ito, ito pa isang pitak natin. Meron pang mga hindi nagiging pupa, meron pang gumagalaw, hindi pa nag-hibernate, pero karamihan pupa na. Then, ito naman yung mga nilagay natin doon sa mga paper cups. Yan. Marami na ding naging pupa. Pero ang dami pang superworm. Ito, check natin. Ito, hindi pa din. Hindi pa din. Pupa na. So, ayun. Yan sila lahat. Pero based on my observation, guys, parang mas mabilis silang maging pupa dito sa mga pitak na lagayan natin. The more na marang mas maliit yung lagayan or the more na mas ano sila, mas kulob. Hindi sila masyadong nahahanginan. Mas mabilis silang magiging adult. So, ayun. Balikan ko kayo, guys, kung after ng ano, kung kailan sila magiging ano, kung kailan yung exact date nila para malaman natin talaga yung exactong date para kung kailan sila nagiging adult.
hiwalay ko na nga pala itong mga, ano, mga adult na. Lalagay ko na ito sa doon mga sa enclosure para hindi sila mamatay. Okay guys, it's been 2 weeks and 5 days. Yan, actually madaling, medyo madaling araw na ngayon. So, chinek ko sila. Yan, meron na tayong nakita ng mga talagang naging beetle na dito. Ito, ayun, meron na may beetle sa loob kung nakikita nyo. Ito, meron na rin dito, ayan. Pagbago sila guys, parang kulay gold pa yung kulay nila, mamula-mula pa. So, eventually nagiging black din sila. So, ito meron na rin dito. Ayan, yung iba pupa. Pero malapit na rin yun. Itong, kita nyo. Ayan, ito. So, time na siguro para piliin ko at ilabas ko na sila. Ayan. Puro halos pupa na. So, iwanan natin yung mga hindi pa nagiging pupa. Mga naka-hibernate pa. So, iwanan natin sila. Pero, sa comparison, ito yung mga pitak na ginagamit sa mga gagamba, si spider, derby spider, na pinaglalagyan namin. At itong mga cups, at ito. So, sumilip tayo dito. Ito, parang, medyo mas matagal sila. Ito, ito, ito. Meron mga iba dito na, ayan, tulad nyan. Mas matagal. So, depende rin siguro sa worm yun kung gano'n siya ka-adult na nung ano. So, ayun. Pipiliin ko na, ilalagay ko sila dito pansamantala. Ayan, so, papakita ko na lang mamaya yung mga nakuha na natin pero marami na. So, post ko muna. So, ayan guys. Bali, ito na yung mga naitawin natin. Naiwalay natin ng mga adult na. So, ibang pupa, syempre diretso na yan na para maging adult na maging beetle. So 74 pieces lahat yung naiano natin. So yan yung mga pinaglagyan nila. Yan. So ito yung mga natitira na hindi pa nagkiging pupa pero naka-hibernate na iba pero may iba pang gumagalaw. So ito nasa 22 pieces. Ito nasa 74. Meron na din ako nakaraan na mga naitabi na ako. Na kasi hindi natin sila pwedeng patagalin sa ganito dahil kailangan na nila kumain. So, hinihiwalay na natin isa-isa. So, siguro para mga halos naka 100 na rin siguro ko na ito. Ito, tapos may 22 tayo. So, dire-diretso na natin yung pag-produce. Pagparami, pag-breed niyan. So, ayan. Ay, ilalagyan natin sila sa, ano, sa enclosure. A few moments later. Thank you.
So ayun guys, after 2 weeks and 3 days or 4 days yata, hindi ako nagkakamali. So yung ating successful naman yung ginawa nating breeding na ano na procedure natin sa para sa pagpaparami ng ating mga superworms. So yung comparison natin kung sino yung mas naging effective para sa akin, parang sa nakikita natin yung mga lagayan ng ating mga G na mga gagamba natin, dun sila mas mabilis nagmold. Kung napansin nyo dun sa mga update ng ating video no first week, second week, dun makikita nyo yung ano yung pagkakaiba. So para sa akin, sa mga napansin ko lang, siguro yung mas maliit yung lagayan or mas kulub siya, dun siya mas marami ano, mas mabilis nagmo-molt, mas mabilis nagiging ano, nagiging beetle o nagiging pupa. So wag niyo kalimutan guys, yung sa ating oatmeal, kailangan yung grains na gamit natin kailangan isalang natin yan sa ano sa microwave oven at least mga 5 minutes para hindi siya magkaroon ng mga grain mites. So yung grain mites kasi yan yung possible na pwedeng kumain doon sa mga egg ng mga beetles natin kapag naglay na sila ng eggs doon sa ating ano sa ating enclosure. So ayun, sana nakapulot kayo ng maganda ng mga tips and sana natulungan ko kayo sa napanood nyo sa akin. So I hope you guys like it. And kung nagustuhan niyo yung ating video, so huwag niyo kalimutang mag-subscribe and paki-pindot niyo na rin yung notification bell para ma-update tayo ng YouTube every time na nag-upload tayo. So may mga ilalabas pa ako mga susunod. So paparamihin natin ang paparamihin. Actually, meron na akong second batch ng ating mga superworms. May second batch na ako, paparamihin ko na paparamihin at siguro eventually mag-ano din tayo, mag-update tayo dun sa kung gaano na sila karami ngayon. Pero sa palagay ko ngayon, hundreds pa lang sila, wala pa silang 1,000. So meron na tayong mga adult na, so dire-diretso na to at marami tayong gagawing content dito sa ano natin, sa ating mga superworm. So antayin nyo lang yung mga upload natin. Maraming salamat sa panonood nyo at syempre huwag nyo kakalimutan lagi magdasal. God bless guys.